Yo! What's up guys, mga kabatang? Natapos lang namin magrampa. Rampa 3. Pagkarampa namin kanina ng alas 12. Ngayon lang kami natapos. Kasi nag-shifting ng alas 2. Inabot kami ng shifting. Palabas na kami at maghihintay naman kami ng gate pass. Hihintay namin ang tawag ng Wallace para sa gate pass na. Punta na kami ngayon sa labas parking. Kunti talaga ang pangarga ngayon. Malinis na malinis, oh. Walang ka-truck-truck sa pilahan, sa parkingan. Dati, puno lagi yan. Sa x-ray. Kahit yan sa x-ray. Pila ng x-ray, napakahaba. Malawak kasi itong area ng port na ito. Ito ay 16 hectares ang lawak nito, ang luwang 16 by 14 hectares. Kaya ko alam ay dahil noong 2013, nung ginagawa pa ito, dito kami nagtatrabaho sa loob. Under kami ng China Harbor. Mga Chinese kasi ang gumawa nito. Nung nagdadump truck pa ako dito sa Qatar, noong 2012. Kami kasi ang gumawa dito, kaya alam ko yung lawak ng area nito. Kaso malaki yung space, kukunti yung parkingan. Kukunti yung parkingan nila na binibigay sa mga truck. Kaya pagka Ramadan, grabe ang haba ng pila. Naabot ng 2 araw bago ako makatapos ng isang biyahe dito, bago ako makalabas. Pero nitong nagdaang Ramadan na ito, hindi naman ganun ka grabe ang pila. Kasi nga may COVID, nakakalabas din kami sa hapon or isang araw kaya. Pero nung walang COVID, 2 araw yan bago ka makalabas, lalo na pag rampawan, pagkain ng pangarga. Grabing haba ng pila. X-ray pa lang, talagang napakahaba. Halos maghapon ka na sa pila sa X-ray. X-ray pa lang yon. Mabuti sana kung X-ray lang yung pangarga. Ay pag nagkataong ng pangarga yung repair, mga prutas, abutin ka na 2 araw bago ka makalabas. Kailangan na loaded ka ng pagkain. Kaya may mga baon kaming bigas. O naman na bigas yan, mga ready to eat na pagkain, mga dilata. At hindi nawawala yung itlog. Yan ang paborito ng mga driver dito, itlog. Madali kasing pantawid gutom, madali lutuin. Kahit dun sa water heater, init mo lang dun, okay na, makakasurvive na. Hindi mo na kailangang
magluto-luto pa sa baba. Lalo pagkatag-init. Ganong kahirap ang dito, lalo na pagka yung ang pangarga ay may problema. Yan, nako. Yan ang isang pinaka napakadelikado. Minsan ni isang buwan yung truck mo dito sa loob. Yung mga kasama ko, nagkakaranas ng ganon. Isang linggo. Pero ako naman, ang naranasan ko dito ay tatlong araw kami dito sa loob. Tatlong araw kami, kasama ko sa partner ko. Tatlong araw kami bago nakalabas. May problema yung dokumento ng pangarga namin. May kulang na papel. Kaya hindi kami makalabas-labas. Pero pagka X-ray lang talaga yung pangarga, ay napakabilis. Pagka X-ray mo, hintay ka lang ng pinakamatagal na ang kalahating oras. Tatawag yung alas, go outside. Ayun. Para ka nang pag-ung na itinapon sa layon. Para ka nang sinisibat palabas. Para diskarga, diretso agad sa diskargahan. Hindi ka na magpipila-pila pa kung matagal. At pupunta na ngayon kami sa parkingan. Kung mapapansin nyo yung mga truck na yun sa building na yun, may mga truck. Diyan yung rampa 1. Diyan nararampa yung mga truck. Diyan yung mga, yan ang agriculture na sinasabi ko. Diyan yung mga prutas. Pagka yung karga mo ay may bulok, yan, problema din yan. Ibababa lahat yan. Kung nakalos, kahit nakalos, kahit nakapalita, ibababa lahat yan. Lalo na po kung may kahinahinala ang karga mo na meron silang hindi na-detect sa X-ray, ibababa lahat yan. Meron kasing mga nahuhuli dito na kwan, na may mga tabako. Kaya meron silang nahuhuli. Minsan din sinasama sa sibuyas, sa patatas. Doon nila sinisingit. Overtake na ang mga kasamang piloto. Mga tropa yan. Mga tropa, mga kasama ko yan. Yung dalawa na yun. Yan. Blue na yun at saka yung kulay green na container. Pero ibang sila, ibang pangarga nila. Bali, maghihintay muna kami dito sa parkingan. Paparking muna kami dito. Hintayin namin yung tawag kung gate pass ready na kami.